Okay po. So, ito po yung konti natin, ano, slides. Mahaba po yung title. Ang title po niya ay MSc Culture and Arts, Island and Archipelagic Studies, o Island Studies, Living Heritage, Traditions, and Archipelagic Network for Development, o Island Studies Center and Creative Hub. So, in short po, ay Mimaropa Creative Hub po yun. Ano. So, madami na po kasi ano, center. Ayaw po natin na, kumbaga parang magdagdag pa ng center kasi meron na Center for Palawan Studies. Alam ko, meron na rin Center for Mindoro Studies. Pero okay lang naman po kung magtatayo po tayo ng Romblomanon tsaka Marinducanon Studies. Pero para po level tayong lahat na parang ang starting point natin ay magkameron po tayo ng ano, sharing ng available na resources, parang creative hub po yun natin naisip na kategorya. Pero mag-share po ako ng mga resources. Galing po kasi ito sa ano, British Council at ngayon po 2021 ay International Year ng Creative Economy. So yan po ang bukang bibig ngayon ng mga nasa UNESCO tsaka nasa British Council at iba pa mga international na organization. So ito po yung konting background tsaka rationale. So sa totoo po niyan ay last year pa po nagsimula yung Museo Cordillera na mapondohan ng ano ng CHED. At ang objective po, magkameron po ng isang museum, ang isang university. Kaya lang po, ang Marinduque, hindi pa po university, tsaka wala pa rin po museum. Kaya babangko lang po tayo doon sa mga ganap ng pamantasan katulad ng Romblon, tsaka Palawan para makapag-generate po tayo ng mga ano, resources. At ang common na mission po natin, kung kayo po ay amenable, nourish and cultivate an understanding of a respect for identity, traditions, heritage of the island peoples of Mimaropa and Southern Luzon as an integral part of evolving national culture. Ito po ay based din sa Museo Cordillera. So, malaki po yun, ano, Cordillera, pero naka-base lang sila sa UP Baguio. Yun UP Baguio, so doon po naka-house yung Cordillera Study Center. Tsaka nandun din po yun, ano, Museo Cordillera. So, ganun din po yung proseso. Present yung conceptual paper sa Administrative Council, tapos pina-approve din sa board. At ganun din po, may funding requirement din siya. So, kung institutionalized na siya, edi yun po, mapopondohan po siya taon-taon out of income at syempre external na, ano, na mga funding na pwede natin po ibahagi. So, ang goal po at objective nito, alam naman po natin na ang nagpopondo po dito ay National Economic Endowment Fund for Culture and the Arts, o yung NEFCA. So, ang nag-administer po niyang pondo na yan ay NCCA. Pero yung pong specific na program natin ay Philippine Cultural Education Program. At dati po, nag-offer ang Palawan ng Graduate Diploma in Cultural Education. So, dyan po tayo nag-benchmark noong bago mag-offer sa MSc ng GDCE. Simula noong 2018. Tapos, natanong nyo na rin to, Sir, na Dr. Sherwin, ano? Yung Cultural Center, Regional Arts Center. So, welcome naman sa kanila yan. Tapos, yun sa Palawan, yan po, yung GDCE, sila po yung una nag-offer niyan. At ang ating pong commonality, tayo po lahat ay counterpart. At ang Palawan po, ang talagang pang-regional na sentro ng wika at kultura. Bago pa po magkamera ng SWK, ay forerunner na po ang Palawan. So, sa MSC po, gusto po ng aming presidente na pumalit at humalili kay Dr. Manny na nasa Romblon na mag-implement ng mga innovative, inclusive, and sustainable lifelong learning strategies under the new normal. Kaya yung pong kanina pinag-usapan natin, pasok na pasok po yun. So yung L1 na bago mag-foreign language, tinuturo po talaga. Tapos yung mga exhibit, yung mga nagre-research sa Palawan Studies ng mga sagisag kultura, pwedeng-pwede na po yun. So ngayon lang po, ililipat lang natin sa bagong platform dahil new normal na po tayo na state of affairs. So katulad po nung nabanggit din ni Dr. Sherwin, yung kay Dr. Cerudo,
So nagko-conduct ng heritage mapping. So NCCA, LGU po yung gumagawa niyan. May niche po tayo eh. Pwede po tayong maging sentro talaga na pwedeng itap ng iba para mag-conduct ng cultural mapping. Kung online na rin lang naman po yun mayayari, eh, tama po, meron ng toolkit para dito eh. So parang i-adapt na lang natin kung ano po yun best practice tsaka kung ano po yun applicable. Tapos pangalawa po, ito po ang wala pang toolkit. Kalalabas lang po ng Philippine Registry of Cultural Property guidelines no May 7. So ito po, virgin territory po to. Pwede po natin tong pagtulungan kasi lahat po ng LGU para makakuha ng seal of local at good governance ay kailangan po meron pong inventory maliban sa merong profile na resulta ng mapping. Tapos pangatlo po, dahil nasa school tayo, tama yung sinasabi ni Dr. Sylvia na gumagawa ng mga syllabus, tapos nagtatranslate ng mga BMGO, nag-re-research ng mga cultural icon. So kailangan magamit po yan sa instruction, sa cultural education. Makagawa po tayo ng mga learning materials. Diba ngayon, pinapagawa ng mga syllabus, ng mga module, ng mga learning packages, ganyan po yun ano, kondukta ngayon. Tapos pang-apat po, ito po, pangarap po natin to, magkameron po tayo ng parang consortium na makapag-offer po tayo ng online tsaka short courses on heritage studies. Ang benchmark po natin ito ay Cebuano Study Center. Meron na po silang certificate tsaka diploma course in Cebuano Literature and Heritage Conservation. So, kaya lang ngayon po ay nalipat na siya sa Department ng Anthropology. So, parang mga anthropologists po yung gumagawa nito. Pero, wala naman pong pumipigil na mag-propose po tayo ng panibago. At panghuli po, ay magkameron po tayo ng local counterpart sa private sector. Wala po. Half day po yata ang kanilang mga ano. Ay, sorry po. Sige po. Ang kulang lang po dito siguro ay international din po ang ating market. Hindi po ano lang, Mimaropa. So maganda po na meron din tayong international na counterpart at pwede po tayong makapag-programa ng internationalization kasabay po ng ating ginagawa. Tapos ito po ay huling slide na kung mamarapatin nyo po ay kahit po maliit na school lang ang Marinduque State College ay hinahanay po natin sa mga malalaking mga universidad at pamantasan katulad sa Romblon State at sa Palawan State. At si Dr. Arnul po naman ay sa Occidental Mindoro State College. So medyo balanse po tayo. Meron malaking university at meron pong ano, a scalable na pamantasan. So ang concern po nito ay paano po natin ilalagay o ipunin yung natin collection kung makagawa na po tayo ng collection. So pwede pong offline, meron po talaga tayong storage at pwede din pong online, medyo mag-invest lang talaga sa cloud storage at pwede pong offsite, pwede pong ang exhibit natin ay hindi sa Palawan o sa Marinduque o sa Romblon, pwedeng sa ibang lugar. Tapos yung po museum collection, ayan po ang magiging resulta ng ating gagawin ng mga profile, mga inventory, mga condition report kung ano na po yung natin na nakolekta at ano pa po yung natin kukolektahin sa susunod. At ang panghuli po, paano po siya ipifinance tsaka isusustain through internal funding po ba sa 164 o 101 o external funding through grants galing sa NCCA, British Council o Japan Foundation o kung sino pang endowment fund na pwede magbigay po sa atin. So, ganun po yung ating ano, preliminary na gustong gawin. At karangalan po namin na ma-involve ang Romblon tsaka ang, ano, ang Palawan. So, yun lang po yung aking gustong ipakita na slides at yun pong iba kong mga slides ay pwede ko pa pong ibahagi kung meron po kayong ano, detalye na gustong malaman.
So bali po specifically ganito po yung parang time frame po nito. So tayo po ay dito naka ito. So ito po yung ating platform. Ito po ay sponsored ng CHED. At ang nag-implement po ay UP Baguio through Museo Cordillera. So tayo po ay museum under conceptualization. So ako po yung mag-co-curate, pero kayo po ay tinuturing kong co-curator. So kayo po ay kasama po talaga dito kung mapag-level up po tayo. So yun po. Ang iba pa po natin kasama ay mga taga Visayas at meron din pong yan sa Lasal, the museum. Tapos meron din pong mga taga Negros at meron din pong taga Bicol Region 5, Sorsogon State College at West Visayan Studies, West Visayas State University. So yung pong iba ay independent yung mga sumasali na participant at yung iba po karamihan ay existing na museum. So lahat po sila ay existing maliban po dun sa atin tsaka yung sa West Visayan State University Museum. Tapos po ang pinaka-schedule niya punong-puno po pero hindi ko na po kayo i-hassle pero mamaya pong hapon ay meron po kaming meron pong consultation, tsaka yung present ko pong slides para po yan kay, kay Boots Herrera. So si Dr. Herrera po ang ating curator mentor. Siya po ang curator ng Ateneo Art Gallery. Tapos yun po. So mula June 15 hanggang July 6. So every week po ay meron pong mga consultation, mga focus group discussion kung ano po yun gagawin pagkatapos. Meron palang tawag dyan, caption, pero sa English lang gagana. So, ano pa ba? So ito po ay level 3, ano? Nag-level 1 po last year, parang February, tapos nag level 2 po noong April o March, April, tapos ngayon po ay level 3 na po. Tapos ito po yung mga deliverables po. So ito po yung naipasa na natin, concept paper, tapos organizational structure. Tapos ang gagawin po ay yan, draft ng collection management policy. Kaya kung yung pong Palawan ay meron ng museum, so baka pwede pong meron tayong padron na pwede natin i-pattern. Tapos kung gusto din ni Dr. Sherwin na mag-exhibit, yun po, na magkakaroon lang tayo ng konting condition reporting, tapos gagawa po tayo ng catalog kung ano po yung natin exhibit. At para po makagawa ng catalog, ay gagawa po tayo ng mga photography ng artifacts o ng mga objects na atin exhibit. Tapos yung logo po, ay pwede naman po nga na sumunod. So pwede pa po natin yan i-conceptualize. Ang mahalaga po ay, yun, makagawa po tayo ng medyo matagalan na programa ng mga activity at mga program collateral. So yan po ay hanggang June 30 pa. So yan po pala yung pinakang maaga pagkatapos po nitong concept tsaka ano nating structure. Ang mayayari po ay gagawa po talaga tayo ng yan, mag-curate ng museum exhibition. Tapos bago po makapag-curate, edi syempre magka-capacity building muna. Tapos yan, mag-facilitate ng mga itatayo pa lang na museum. So konting data po. So buong Pilipinas po ito, tapos meron pong 24 na museum and conceptualization stage. Tapos meron pong mga individual.
Tapos ito po yun ano, parang step by step na paggawa ng exhibit. So ano po ba yung kwento natin sa Mima Ropa? So syempre magsisimula yan sa kwento ng Mindoro, sa kwento ng ano ng Marinduque, ng Romblon, tsaka ng Palawan. Tapos saka po natin bubuuin. So kung ano po yung narrative structure ng ating exhibit. Tapos saka po natin i-layout. So ang gagawin po natin, dahil tayo inter-island, talagang malawak po talaga ang ating ano, area. So magfo-focus lang po tayo siguro sa tatlo o apat na area kung saan pumalakas ang ating mga pamantasan ng Mindoro, Marinduque, Romblon, tsaka Palawan. At gagawa po tayo ng parang mini exhibit at ipoprograma po natin yan sa buong tatlong taon. Hindi naman po kailangan na sabay-sabay natin gagawin. Meron na pong nasimulan ang MSC, pero magsusulisit din po ako sa inyo ng ano, ng reaction tsaka ng advice syempre kung paano po tayo mag po-proceed. So ang last na po ay yan, magpo-propose pa lang naman po, hindi pa naman po to final. So kung paano po i-install ang ating exhibit. So siguro po magandang magtapos sa example, practical na example. So para po sa level 3, yan nga po, nagdaan tayo sa level 1 tsaka level 2. Tapos ang output po ay curated exhibit o curated museum o at tatlong taon na programa ng ating mga activity. So ito po yung ating mga sponsor, yung mga naglaan talaga ng resources para po maibahagi natin. Kaya binabahagi ko din po sa inyo. Si Dr. Salvador Amore, si Dr. Ikin po ang curator na Museo Cordillera. Tapos yung kanilang chancellor, si Dr. Rovilios. Tapos yung kanyang mga staff. So UP Baguio at CHED. So yun po. So baka po meron kayong ano, curious na tanong kung paano po mag sisimula tayo. O nga Doc, anong gagawin natin? Di ba bubuo tayo ng Mima Ropa Creative Hub? So meron tayong ano, MOA or something like that? Sa ngayon po eh wala pa po tayong MOA, pero pwede po natin i-breakdown yung malaking MOA na yun para pwede po tayo mag-propose siguro sa Romblon ng pwede po tayong gumawa ng template, ano? Template na pwede po natin i-propose sa kanya-kanya po natin mga university. Pero naisip ko po kung masusulisit po natin ang tulong ni Attorney Aliswag sa regional Mima Ropa, eh mas maganda po. Tsaka mas maganda po kung meron pong budget requirement na matutugunan po ang ano. Kasi alam ko po meron institutional fund ang CHED. Hindi ko na po nasundan to, parang IG, parang institutional development. Hindi po kasi ako ano, nagtuloy nito. Institutional development and grant. So hindi ko po alam kung meron pa po nito, pero baka pwede po natin applyan sa susunod po. So alamin ko po yung detalye. So pwede po kay, ano, kay Attorney Aliswag sa Palawan, sa CHED Mima Ropa. Ay paano natin sir maano na ano evidence na halimbawa let's say buo na yung ating creative hub? Ang bubuo po kasi sa creative hub ay mga gallery po eh. So para meron tayong hub pero meron po tayong kanya-kanyang gallery. So parang pumasok tayo sa isang virtual na museum na meron pong gallery ang Romblon, may gallery din po ang Palawan, ang Mindoro, tsaka ang Marinduque. Ang Marinduque po ay may bagong site sa Mugpog. Yung Mugpog po ay, ang tawag po ay Extra Mural Study Center. Pero wala pa po siyang laman. So pwede po tayong gumawa ng gallery.
So yung gallery po ay pwede maging resource center. Doon po natin ilalagay natin mga collection. So sa level po siguro ng policy, siyempre kailangan po natin magpaalam kasi baka meron pong administrator o meron pong branch director o kung meron man existing na space, yun po ang maganda, yun po ang the best na scenario. Kesa po magpatayo po ng bagong building, eh, ang sabi nga po ng presidente namin, eh, nangangalhati pa lang po tayo sa COVID, hindi pa po tayo, ano, hindi pa po tayo matatapos dito. Kaya ibig sabihin, eh, mahirapan po tayo infrastructure ngayon na project, na building. Kaya pwede po siguro yung existing muna na building, pwede po natin i-convert into a gallery. Apo, existing building. Kasi po, di ba, required na, hindi ko po alam kung sa inyo din, meron na pong LUDIP, parang Land Use Development Investment Program na pang 10 taon. Opo. So, ginagawa pa lang po. So, maganda po na may ilagay po siguro in the long run yung sa strat plan na magka meron tayo ng museum. Anyway po, ang Palawan kasi ay meron na eh. So siguro po ano na lang, parang dagdag na lang, enrichment na lang ng collection. Kaya di na po kailangan mag-propose. Ito ang kailangan ng Mindoro, ng Romblon, tsaka ng Marinduque. Pero ang Palawan ay meron na. Pwede na po talagang nag-exhibit na nga si Dr. Sylvia. Kaya kumbaga parang magpapatulong na lang po tayo kung papaano natin tatahiin yung narrative ng Mimaropa. Kasi po, ang Palawan, ang Romblon, tsaka Mindoro, meron mga indigenous people, eh, may mga katutubo. Eh. So parang yan po medyo lacking ang Marinduque kahit pilitin namin. Eh, meron pong minority sa Marinduque pero hindi po ganun ka-establish yung ating mga minority groups, indigenous people dito sa Marinduque. Kaya kasama po talaga sa kwento na binubuo natin yung para sa Mimaropa. So parang hindi naman po nagtagal eh. Parang kailan lang naman ang Mimaropa? 2002. Kaya bata pa lang. Ang mas matanda po talaga yung ating ang ating mga bayan, yung ating po mga lalawigan. So para lang po siguro meron po tayong parang basis kung ano po yung ating pwedeng ilagay. Pwede ko pong ipakita yung isang resulta ng ating cultural mapping na pwede po natin i-level up. Gawin natin Mimaropa wide at pwede po natin tong papondohan sa susunod sa RDC o kaya sa DUST, sa National Research Council. Member na po kayo no? Ng NRCP. Ako po ay associate member pero gusto po full member. So madami din pong funding na binibigay ang DOST and RCP. So pwede po natin gawin collaborative na project. So ito po ay hindi pa po napa-finalize pero malapit na po ito ma-finalize. Kaya pwede ko na po itong ipakita. Pwede nyo na po itong maging basis. So, na dito po, yun natin pinakang output ng cultural mapping sa isa sa mga bayan ng Marinduque. Hindi ko pala po na-share. So, pwede po natin pag-usapan ng window. Ito po yung pinakang output ng cultural mapping.
So, meron pong local culture profile. Siguro po, inventaryohin na lang natin kung ilan na po. Nakapublish na po yan, sir. Ito turnover pa lang po ngayon, June. So, meron lang pong paano mga... Paano kayo mag-avail ng copy niyan? Pwede ko pong ibahagi in soft copy para meron po kayong basis. Alam ko po sa Romblon, ang NCCA, ako po kasi nag-scoping sa San Fernando, sa Romblon, sa Sibuyan. Pero hindi ko po alam kung ano na po ang status. Pero ngayon po, yung pong Philippine Registry of Cultural Property, ito pa po ang pwede po natin gawin. At ang output po nito ay, ito po yung local inventory. O cultural inventory. So, wala pa po ano itong yung ginawa? toolkit. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ano yung ginawa sa San Fernando, sa Sibuyan? Di po ba sa Sibuyan, tatlo lang yung bayan. So, yung San Fernando po, meron na po silang cultural mapping. So, di ko lang po alam kung tapos na. Pero pag natapos po, ito po ang pangalwa sa huling step. Kasi ang pagkatapos po nito, pag meron na local culture profile, pwede na po itong gamitin sa planning, pwede na pong gamitin sa tourism, pwede na pong i-utilize para sa investment plan, sa program management. So, kumbaga ito po yung pinakang basis. So, yan po. So, meron message si... Ang nag-fund po niya na Ikuan, ang nag-fund ay yung cultural mapping ng NCCA. Opo, tama po. NCCA din po ito. Pareho po dun sa so, yung San pinan Fernando. Na NCCA po, yung seminars lang o pati yung pagmapa? Ang binibigay po nila ay 500,000 para sa local culture profile. So, ibig po sabihin, kasama na po doon ang training, ang data gathering, yung bayad sa facilitator, sa mapping team, sa editor, kung meron man, o picture, yung mga photographer. Magkano lahat ang gira? 500K po ang LGU. Ang problema noon, kasi nabigyan na ng cultural mapping itong Ojongan. Hindi, Romblon mismo nabigyan na. Pero wala silang ganyang output. Yun lang. Ay, ano kaya kung mag-request ulit ako ng mapping tapos kailang makipag-organ coordinate. Opo. Pwede pong i-check. AGU, eh. Opo, i-check po ang status ko ano po yung inabot. Kasi po ang step niyan, una po muna ay scope and negotiation. Tapos magkakameron po ng MOU o MOA. Tapos meron pong social preparation. Tapos yung palang pong local training ng mga local mappers, ito po tatagal po ng 5 days. Tapos ang matagal po yung data gathering. So ito po yung pinakang tatagal ng 5 to 6 months. Tapos ano po yan, sir? Buong Marinduque yan sa inyo? Hindi po, isang bayan lang po ito. Dati po, yung kay Dr. Cerudo, buong Marinduque. Pero nauwi po sila sa isang bayan lang, sa Buak lang po. So, care of Dr. Eric Cerudo. Tapos ang kasama po nila mga mappers ay mga ep-ed teachers. Tapos matagal po, katulad nung kwento nyo po, na parang every weekend lang pwede mag-training kasi may pasok yung mga teachers. So mas maganda po kung NCCA, tapos mga SUC ang involved kaysa sa mga DepEd teachers. Hindi naman po sa minimenos natin yung mga teacher, pero madami silang ginagawa eh. Tayo, meron naman tayong pwedeng gawin. Lalo na ngayon, mid-year, kailan po ba ang mid-year sa inyo? Parang summer, ano? Opo. Parang June, July, ano? Kaya pwedeng-pwede po natin itong gawin. Kumbaga parang... Parang wala na summer, mid-year na. Opo, wala na pong summer kasi tag-ulan eh. So pwede pong makagawa po tayo ng mga collaterals. Parang ito po ang ating mga output, pero hindi pa po ito yung pinakang outcomes natin para magamit natin sa funding proposal, sa paggawa po ng mga project, sa mga activities po natin. So parang bubuuin lang po natin para makatapos po tayo
nito. So, yun pong sample na pinapakita ko po sa inyo, sa isang bayan, 55 po na barangay. So, maiksi lang naman po ang kanilang ginawa. So, pwede pong institutional funding, kung meron pong ano, grant ang NCCA, pwede pong i-counterpart ng Romblon o ng Palawan para po mapabilis. Eh, sa MSC po kasi, meron pong ano, kahit pa paano, parang institutional grant. Parang ang amount po na minimum ay 75K sa individual. Individual mapper ay 75K? Hindi po, researcher po. Ano, sir? Pwede po direkta po sa ano sa NCCA. Nabanggit na po ito ni Dr. Sherwin do sa ating chat group. Ang kailan sa deadline? July 31 po ba o June 30? June 30 yung research. Opo, opo. Tig magkano ma'am yung research mo ma'am? Tig magkano ang fund? Yung isa sir ay 200,000. Di ba pag mga 75,000 ay thesis lang yan, thesis dissertation? Research mo talaga yun sir, tapos yung isa ay 200,000. Napaka-ISBN ko na yung dalawa. Wow. Reimbursement po ba? Kayo muna yung gumastos tsaka ang nila. By by tranches. Tama po, tama po 'yan. So bali po stop ko na po muna 'to. Pwede ko po kayong bigyan ng soft copy naman noon ano, noon output. Tapos ito po yung pinanghuli namin na ano na output sa culture and arts. Pwede pong ganito ang ating pag simulan din. Ano lang po ito, parang nasa website, di po ba may website naman ang Romblon tsaka ang Palawan. So ito po ay website din ng ano ng MSC. So meron na po tayong cultural hub pero sa MSC lang. So gisa po natin expound. Tapos ito po yung mga laman niya. So ito po yung mga link. So halimbawa po ito. So mapupunta po siya dito. So para pong report ito ng pag-distribute ng learning package. So ang laman po ng learning package ay yung pong pinapakita po kanina. Saglit po. Babalik ko po dun sa tab na yun. So ito po yung laman niya. So meron po kaming CD, audio CD. So funded po ito ng Cultural Center of the Philippines, CCP. Tapos ito naman po ay funded naman po. Naalala ko, Dr. Sherwin, yung mga kanta nyo din sa ano, sa Romblon. So parang kung meron po kayong CD, pwede pong i-reproduce. Yan ang dissertation ko. Oo, kaya nga po mismo. Tapos pwede din po tayong gumawa ng mga webinar. Tapos kukolektahin lang po natin, lalagay po natin sa DVD. Tapos meron din po mga performance na pwede din po. Meron po mga films, meron pong theater. Tapos ito po, may maliit lang, mga booklet lang po, parang folio. Yung parang kalahating A4 na papel na back-to-back, na colored lang po ay yung cover. Pero may digital po ito na kopya. So para po siyang ano, literary folio. So kung meron po tayong literary org sa Palawan o kaya sa Romblon, pwede din pong gumawa ng... Medyo delayed lang po kasi 2018 pa po ito, tapos 2021 na po na reproduce. Eh, yun po ang ano, bigay ng pagkakataon. So masama naman tumanggi sa grasya. So medyo matagal lang po. Tapos ito po, bago naman ito.
So last year po kasi nag-centennial na dito pa po si Dr. Manny, medyo malas lang ang ano, ang 100 years ng Marinduque. At ngayon naman 500 years ng Battle of Mactan tsaka ng Catholicism, ng Christianity sa Pilipinas, eh hindi pa rin tayo nakakalampas ano, sa pandemya. Tapos ito po yung kunukwento ko sa inyo, na kunukwestiyon po ng mga estudyante tsaka siguro na ibang mga faculty din sa graduate school na medyo critical sa akin. So ang subject ko po talaga ay foreign language. Tapos ang pinapagawa ko po ay mga heritage items. Yung parang kunukwento din nyo po, Dr. Sylvia, yung mga sagisag kultura, mga cultural icon. Pero ito po ay sa Quezon tsaka sa Marinduque. So maganda po yung mga icon na to, ay meron talaga tayong object, material. Tapos yan po ang atin exhibit. So kung meron po kayo, ma'am, catalog ng mga dati nyong exhibit, eh pwede po natin ano, i-share din siguro. Tapos tingnan po natin kung ano pa po yung pwede natin ano, bagong exhibit na pwedeng gawin. So ganun lang naman po yun ano, na naiisip ko, simple lang para madali pong ma-implement. So cultural mapping po tayo. Kung hindi po tayo yung gagawa, yung tapos na. Tapos syempre may intellectual property po yan, pero dahil naman tayo educational institution, non-profit, hindi naman po tayo magbibenta. Talaga ito po ay complementary lang, pang library lang. So nagbigay po kami sa DepEd Mimaropa tsaka sa CHED Regional Office. So yun nga lang, hindi nila nire-report. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Basta nireceive lang nila, pero kung dinistribute ba nila sa mga SUC o sa mga division office, hindi na po namin alam. Pero ang the best po ay mabigyan talaga yung mga museum, mga library natin ng kopya. Kasi para sa kanila yun. Yun po ang objective. Para pagpupunta sila, meron material doon sa ano, sa library. Kung municipal man o provincial o university na museum, maganda po. Tsaka ang CCP po pala ay nagbigay ng ano, ng access sa Encyclopedia of Philippine Art. So yun po ay may bayad. Siguro hindi mabenta yung hard copy nila. Kaya pinapa-subscribe na lang. May subscription po every year. Pero para po sa mga member ng kaisa sa sining, alam ko po ang Palawan ay CCP Regional Art Center din. Pero mukhang yun LGU, ang Regional Art Center, hindi po yung Palawan State. Ano? Pero yun po ang pwede natin pagtulungan talaga. Eh. Kung meron tayong dance company, kung meron tayong choral, kung meron po tayong theater. So yun nga lang, talaga mahigpit sa protocol. So ire-record po yung kanilang gagawin, parang lock-in taping, parang ganun po. Parang wala pong labasan. Tapos siguro pwede po tayong magpa-ticket sa susunod. Uso naman po yun eh, parang i-stream. Para makapag-generate din po tayo ng ano, ng revenue, hindi naman po tayo ano kumbaga palabas ang pera, meron din pong papasok. So ganun po. Ngayon po, meron po. Parang Culture and Arts Office po. So ngayon po, maliban po sa SWK, ako din po yun ano. Kaya MSCCA po, parang NCCA tsaka MSC. Parang MSC Culture and Arts Office po. Tapos may grupo po tayo, yung AcuPay. So lahat po ng mga cultural offices, pwede pong ano, integrate natin. So sa Center for Palawan, sa Culture and Arts, tapos SWK, pwede po natin ano, i-join. Pwede po natin emerge. So meron po tayong common na project para po tayong ano, may banda. Meron po tayong ano, super band. Pero meron din po tayong mga side project. At doon naman po talaga tayo sa ating mga institution. Kaya lang po, may pagkakataon na tayo po ay pwede mag-collaborate at magka-meron po ng ano. Ang objective po talaga nito ay maging international din. Internationalize ang atin ano, mga program. Kasi meron po tayong niche, eh. Meron po tayong sariling market. So, kayang-kaya po natin yan ano, magawa. So, ito po pala yung itsura ng ano,
nung AcoPay. Tapos pwede po tayong magpa-member nito. So baka meron pong interesado din sa inyo. So ito po ay ano, pang ASEAN. ASEAN University Network. Tapos meron po silang activity, Crosslight. Pero nagsimula na po eh, parang June 4, 11, 18, tapos hanggang 25. So yan po yun ano, pinakam program nila. Tapos pwede po natin itong ano eh, para maging template din. So yan no, meron silang arts exhibition sa July 26 to 30. Tapos meron din po silang film festival. Tapos meron din po silang performances. So medyo mura-mura po yung ano, yung membership. Kung individual po ay $30. And then, hindi naman masama kung institutional naman po ang ano kasama. Pero po yung AUN, yung ASEAN University, medyo malaki-laki, parang $150. Pero yun nga, kung approve naman po ng Board of Regents o ng ADCO at hindi naman po tayong individual ang mabibigatan, eh maganda din po na ano, makita ko ano po yung ano, mga programa nila. So yun po. Yun po ang kanilang ginagawa. Meron pong learning sessions para po sa mga culture and arts officer at meron din pong pinaka-research forum para sa mga researcher naman. So yan po. Ang sponsor naman po nito ay CHED. Tapos ang presidente po kasi ng AcoPay o ng Association of Cultural Officers in the Philippines Educational Institution ay Tagalasal. Si Glory Fe Samodjo, si Ma'am Jill eh ano, Tagalasal, kaya siya din po kasi nag-propose na magkamera ng ASEAN University Network on Culture and the Arts. Kaya honorary na siya po ang president talaga. Pero ano lang naman 'yan, nagro-rotate naman. So baka sa susunod po kung active naman tayo, edi pwede naman po 'yan ano, malipat sa ibang school o sa ibang university. So kailangan lang po may ano, may magsimula. So siguro po eh 'yun lang naman ang akin initial na gustong ibahagi. Tapos pwede po natin ituloy sa chat 'yung nating kwentuhan. Tapos yung pong mga request na mga documents, yung mga template, yung mga sample po, pwede po natin gamitin yung natin GC para mag-dialogue pa ng ating mga concern. Tapos yung pong recording ay ibabahagi na lang din po natin kay Dr. Arnul po. Mukhang na-busy lang o nakalimutan niya na meron tayong meeting ngayon. So baka may kasabay din na meeting. So yun lang po, marami pong salamat. Apo, yes ma'am. Ah, nako po, wala po tayong subject. Ang meron lang po ay yung mga GE courses. So yung pong mga malayuning komunikasyon, yun lang pong makabagong daigdig. Yung pong mga Filipino version ng mga purposive contemporary world, ganun lang po. Wala po kasi kaming ano AB Filipino. Wala din po kami sa EDUC na major sa Filipino, kaya GE lang po yun ano na po-provide namin. Sa amin din meron. May mga sosyedad pa nga kami eh, sosyedad at lipunan meron pa. Ah, okay po. Yung po yata yung sa Tanggol Wika, ano? Opo, yung sa Tanggol Wika. Naipagtanggol ng maayos na yun, nandoon pa lahat. Ma'am Sylvia, kumusta po yung mga IP studies niyo dyan? Yung mga IP studies.
Mga indigenous peoples po. GE. Ang ganda talaga dyan, oh. Pati sa IT, may subject talaga mismo. So, ganun din yung ginawa. Sa GE din? GE din siya? Hindi, sir. Ang GE ay kasama sa set curriculum. Kami ang nag-drop noon. At sa amin, wala. Yung mga subject namin na GE, sir, ay Philippine Indigenous Community. Tapos, Palawan Studies, Local Language. Oh, ayan po talaga. Ganda. Palawan. Sa totoo, mapapahingi sana ng ano, ng mga ano nga tawag nito, mga syllabus saka yung ano, yung ano nga tawag yan, yung buong curriculum prospectus. Yung prospectus. Hindi ako makakapangako na mag-agad na ito. Kapo. Special request. Okay lang po ma'am, okay lang po kahit ano, basta at least anytime from now ay maka-receive po kami para maging target ko din within this year or the next year. Apo. The best po yun. Pasok na pasok po yan sa room loan din. Di lang po natin matanong si Dr. Arnul po, pero palagay ko may mga IP din sa Mindoro, eh, di mga mangyan. Marami, maraming mangyan sa Mindoro. Mm. Established sa kayong ambahan nga, sa kanila yun eh, yung ambahan. Meron, meron. Nag-aral din kasi sa kanila yan, ng Mangyan Heritage. Meron silang Mangyan Heritage, nakapunta ako dun sa isa nila, may ano sila, parang showroom ng mga ano. May mga pananamin, produkto din sila, sa mga publication. Established talaga. Established sila. Ang rumblon lang ang wala talaga. Ay ngayon lang nagkaroon ng interest eh. O, talaga na, dapat. Simulan ko lang nung aking. Dire-diretso na rin. Opo. Ma'am Sylvia, yung na-approve mo na ano, na dalawang researches doon sa NCCA, hawak mo pa yung mga proposals mo? Opo. Ay yung ano mo, yung mga published mo, ma'am, pwede kayo makabili noon or ano, paano? Sa library. Wala kang for sale ngayon, ma'am? Wala kang ano dyan? Ubus na. Yung dalawa po na funded ng NCCA, pero yung textbook, hindi ko kasi ako. For sale yung sira. Pero kung meron dito, nagagasang kasi wala na rin Pilipino. So, wala na rin Pilipino. Pagbasa, at saka yung textbook na bago. By the way, sir, tanong po sir, hindi pa kayo sinapak ng deped na maging ipag-report ng kanilang mga deped? Hindi po eh. Hindi. Sa Marinduque po, hindi po. Kaya ang dami nilang mali. Yung aswang daw, ano yung mga ngaswang? Oh, nangangaswang ng asawa. Nangangaswang ng asawa. Definition nila ng aswang, grabe naman. Ang Romblon kasi as I know ay tumatanggap lang sila ng mga gawa na ng module. At yun ang ginagamit nila. Evaluator. Oo nga po. Natatap din ng DepEd ang ano, SWP. Hmm.
Hindi na aabot doon pag na-check na po. Ang nagawa ng rock namin sa Romblon, instead na kami evaluator, meron kami naman ang gumagawa ng ano ng mga materials. Nakagawa na ako ng mga comics eh sa Legends ng Romblon. Tapos na conduct na namin yung study. Ongoing siya ng copyright ownership ngayon. So ibinalik ko na sa DepEd para magamit nila. Comics form. Ay ano yun eh, fund ng RSU. So ibig sabihin, nagkaroon din ako research, ano yun, research fund ng RSU. So researcher ako doon, ako lang ang mag-isa. Pero yung ano mismo, yung mga comics, ay libre yun. Kasi sila din ang nag-ano nun eh, kapartner ko din sila. Sila din ang nag, anong tawag nito, nag-evaluate. Gamit yung DepEd na ano na evaluation kit. So sila nag-evaluate noon at ilang beses na binago yung comics. So hindi ko rin pwedeng ibenta siguro sa kanila. Kasi nga naging part din sila ng pagbuo nung nakalagay not for sale, complementary ano lang talaga. Oo. Copy. Complementary. Pero hindi naman siya tinted. Mm. Copy naman siya. Opo. Pwede pong ganun ang gawin natin. Pero copyright exchange. Padala po tayo na mga available na resources. Tapos doon po tayo magsimula na magbuo ng narrative ng Mimaropa. Actually, may isang stage pa yun, ma'am, eh. Yung comics na yun, ipapagamit namin muna sa kanila. And then after, syempre mag-ano ka, yung magpapa-feedback ka kung ano yung kwan. Kasi may mababago pa yun dun, eh. So parang ano, feedbacking. Ano ba ang tawag nun, ha? Acceptability. Pag-acceptability pa ako after mga a year siguro, next year, mag-acceptability pa ako doon sa ano, doon sa mga comics na yun para ma-polish pa siya. Yung iba kasi medyo bastos. Alam mo naman yung mga legends natin, minsan ay ano, sexual in nature. Pang adults only. Lalo na dito sa akin, meron nga doon ano eh, incest, ay binago na kami yung kwento na bago nung DepEd kasi incest daw ay ang isip ko naman, nanilip kasi yung kapatid eh. Eh sabi ko, paano nga ito? Di, sensor. Sabi ko, huwag na lang gamitin, gagawa na lang ako ng panibagong comics para kami siyang pang-college. Kasi pang ano yan eh, tawag nito ako pang mother tongue, grades 1 to 5. Tapos may kwentong incest. Grabe. Ay wala. Yun talaga yung legend eh. Yun talaga eh. Wala ba tayo pagkakataon ng pagkakit lahat ng mga pagkakit sharing pa. So, bulong po natin kay Ma'am Minda na magpa-assembly naman sila. Ang tagal na lang. Huli natin na ano eh. Hindi po ay, eh. Nauna pa itong Mimaropa Hub eh. Nauna pa si Randy sa Mimaropa Creative Hub. Sa tagal nila, bumuna tayo ng atin eh. Wala pong follow-up eh. Hindi na nag-follow-up si Ma'am Mindan. Opo, yung last... Yung 20 lahat, kwento... Kaya nga. Oo, wala na rin. Ano ba nangyari doon sa 2020? Ewan ko po. Na 20,000 each daw, tapos naging 20,000 lang. Naging comics. Tapos naging 18,000 na lang. Naging drawing. Drawing. Yung mga kwento kong nakolekta, ano na mangyayari doon? Tumigil lang ako eh. Tumigil na muna ako ng kolekta kasi baka mamaya yung nangangako baga ako doon sa nangongolekta ay wala din namang ano. Baka pwede po natin sir ano, wag natin muna ipasa tapos ako wala pa rin po akong nagawa pero buti po kayo meron. Pero dahil merong ganitong project, pwede po natin i-decide kung ano po ang
anong status sa KWF? Pag sabi nila na wala na, eh di tayo na lang po ang magano, mag-produce. Pwede po natin gawin animation. Itutuloy ko pa rin 'yan eh. Opo, tuloy pa rin po natin. Tuloy po natin. Gawan po natin siguro ng website o ng graphics o ng kano po uso, 'di ba? Ngayon successful yung 13 eh. Netflix. Oo, gagawin natin 13 'yan. Gagawin natin 13. So, kung ayaw nilang tanggapin yun, di simulan natin sa Mimaropa Creative Hub. Opo, opo, mismo. Makabukta natin isang comic book na puro ano, Mimaropa stories or legends. Mm, maganda po yun. Pag na-publish natin yun, kahit soft copy, di, pwede natin ano sa DepEd. Ipa-copyright nyo po muna. Para po for distribution na lang. ISBA natin, tayong apat na author. Sige po, sige po. Kolektahin po natin. Kahit hindi yun, mama, kahit hindi yun comics, kahit ano lang muna, may translation lang, may ano, yung local language, yung L1, then may translation tayo sa L2. Yun lang muna, publish na natin. Tayong okay, apat. Ano po kayo, sir, na find na kwento sa akin? Kalawa, ano po kayo, sir, language, literary, ano po kayo, sir, ano? Opo. Opo. Pwede na po yun eh, kung wala pa pong movement sa iba, eh di tayo na nga mag-initiate. O para unang project ng ano Creative Hub natin. Hmm. Ay, si Randy, ano pala magiging papers natin na to prove na we exist yung ating Mimaropa Creative Hub? Ang basis po nito ay di pwede po tayong gumawa ng ano parang articles of incorporation. Hindi po, pwede pong structure. Tapos isasama na po natin ng ano ang Palawan, ang Romblon, tsaka Occidental Mindoro. Tapos kung willing po ang Center for Palawan Studies, syempre magpapalam tayo kay Dr. Dublado. Tapos po yung Center for Mindoro Studies, tsaka yung Mangyan Heritage Center, pwede din po tayo magpaalam. Kasi ang Minscat, di ba, ano na, Minso na, ano na siya, State University na. Pero tayo po muna, kasi tayo yung magkakasama sa SWK. So, meron po tayong basis. Pero, pwede po tayong mag-expand. I-establish po muna natin. Kasi ano, ano ito, sir? Ipapaano pa namin ito sa, ano, sa council? Sa pwede po. Council, pwede po. Pwede po natin ipa-approve. Kahit po sa academic council lang, hindi naman kailangan siguro sa region. Opo, kahit academic lang. Hmm. Magsha-share po ako ng mga documents. Opo, opo. Sige, sir, yung sa ano ang tawag doon, sir? Incorporation. Opo, articles of incorporation po. Articles of incorporation. Sige. Yun po, i-revise ko po 'yun natin structure. Ang nakalagay lang po kasi doon sa structure, nung ginawa ko yung Marinduque lang. Pero dahil may Maropa po talaga yung nakalagay, papalawigin po natin. Lalagay po natin yung natin mga isla, mga probinsya po. Tama po, articles of incorporation. Tapos, tentatively, gagawa uli po tayo ng isang round pa na kasama na natin si Dr. Mike. Tapos, hindi ko po alam kung sino ang counterpart sa Mindoro, pero madali lang naman po malaman. Dahil, meron po nga grupo eh. Ang pangalan po ng grupo ay Kabansa. Member po dito si Dr. Dublado. So, mga bahay saliksikan po ito. Ang presidente po natin ay si Ryan Palad sa Tayabas po ito. So pwede po natin ito i-course through din sa kanila kasi nagkameron po sila ng series eh kasama nga si Dr. Dublado pero parang hindi ko maalala kung meron po ano sa Mindoro eh. Pero alam ko po meron sa Minso, hindi ko lang alam kung sino na po ang pinakang director nila. Oh, so sa ano po sa Palawan tama po si Dr. Mike yun ano. Tapos sa Tayabas, si Ryan Palad. Pero siya din po ang presidente ng buong kabansa. So pwede pong, ito po, na-brought up ko na po ito sa kanya. Kaya ano po ito, medyo gumugulong na. So kailangan po i-formalize lang na sa papel para po ma-recognize tayo ng kanya-kanya natin university, kanya-kanyang SUC, na meron po tayong ano, ibang formation. Ano tayo? Hindi po tayo national, hindi din po tayo local, parang in between, inter-regional. Kasi ang lawak din ng ano, Pilipinas eh. Pero ang Mimaropa, manageable naman siya.
online nga lang kasi di tayo makapagbiyahe. Pero kung gusto nyo po mag-meet, baka pwede naman tayo mag-meet up ni na Dr. Arnul po kahit sa Batangas siguro, kung yun po ang atin common, Batangas o Laguna. Para po, kung pwede na magbiyahe, nakatawid naman eh. Kaya lang, yun nga, magpapadot-dot ng ilong. So sana po, ano, saliva na lang sa susunod. Ayun lang. Opo, opo. Nakalak lang daw. Na kami din, pag umalis, pagbalik, Quarantine. 40. One way lang. Sige po, sige po, Dr. Silvia. Ano po? MOA? Ah, na-renew. Opo, 3 years po. Opo, bumalik na po yun namin MOA. Po. Sana magkaroon tayo ng ID. Wala na naman tayo ng ID dyan. Tagal na nag-lock na natin. Tayo natin ID. Ah, ID. Oo nga po. Wala. Yung pong kabansa tsaka po yung AcoPay, meron po yan, ano, certificate of membership. Hindi ko lang po alam kung meron ID, pero pwede po magamit para sa NBC kung meron na pong Cycle 8. Parang wala pa po eh. Agad na. Ceiling na sa mga membership. Ceiling na. Ang kailangan ay Scopus publication. Po. Talagang publication. Yun na lang, ang kulang. Scopus na lang. Thank you po. Share na lang po ng resources sa GC. Marami pong salamat. Magandang umaga po ulit. Opo, sa GC pa ako. Okay, likewise, ma'am. Si Randis.